Ayan. Hello po, sir! Hello po, sir! Mr. Umali! So, si, kayo po, ma'am, si Mrs. Umali? Hello po, ma'am! Thank you po! Punta ako dito sa inyo. Oo nga, ma'am. Gusto ko talaga kasi sobrang busy rin ang aking schedule pa. Sabi ko, pupunta talaga ako. Gusto kong makapunta kasi madami akong naririnig about Samparan. Merong good, merong bad. Hindi naman natin may iwasan yun. So, based sa nakita ko, eh, talaga napaka-successful naman ninyo. 20 years naman, sir. Guys, 20 years in the business naman ang Samparan Quail Farm. So, hindi na nakakapagtaka kung gano'n sila ka-successful. Ika nga natin ay hasang-hasa, sanay na sanay. So, napanood ko kayo sa ano, sa yung kay Robin na interview. Parang na 25. Na 25, opo. Ayun. Before pandemic siya yun. Before pandemic. Mm-hmm. Na nag-start nga kayo. Hindi lang po nagkaroon ng problema ngayong pandemic. Kahit naman lahat ng lahat na kami yung siyempre. Okay. 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 Ay, dito ay 25 years, pero in comparison to me, 20. Ah, okay. Ako na dito ng 25 years kasi nag-umpisa kami ay poultry. Mm, sir, kita ko ngayon yung mga building ay converted. So galing sa layers, guys. Chicken layers kinonvert sa quail farm. So sa quail farm kayo naging successful talaga. So 5 years kayo nagle-layers and then 20 years naging 20 years kami sa quail. Mm, so paano kayo nag-umpisa talaga? Ano ba yung pinag-umpisahan, bakit kayo napasok sa quail farming? Ako talaga nasa agriculture. Okay. Okay, nasa agriculture ako. And then marami na akong ini-experiment, 6 hectares. Naging salesman din ako ng gamot sa agriculture. And then, no, kasi nung ako nagtuturo, no, ako'y professor sa agriculture, ay marami nagtetesis. Ang hinahanap nila ay quail dahil pobre siya. So nagkaroon ako ng idea, sabi ko, itry ko ang quail. Before that, nagkaroon ako ng aking own experiment na sa native. Pinaitlo ko yung native. Kasi yung mga nahuhuli natin sa gubat, sir? Pinaitlo ko yun ng layer lang dahil mahal ang ito. Mahal eh. Kumikita naman ako, pero dumating yung time na ako ay kinulat ng pinag-offer sa akin na British company na pumunta sa abroad. So malaki ang offer, so hindi ko natanggihan. So napahinto yun. Kasi misis ko lang naiwas. So pagbalik ko, dahil hilig, kami naman ay nasa ibang business dati, nasa importation kami ng machinery, woodworking machinery. So, nung iba ng kahoy, sabi ko, uwi ako sa ating probinsya. May nila kami dati. Nakatira ako. Kasi doon din ako tinanganak. Okay. So, sabi ko, uwi ako mag-isa. Sabi ko, pagkatapos ng mga anak natin, tuto pa rin ko yung aking hilig na sa agriculture. So, ang ginawa ko noon, talaga, orchid at saka kahoy. Wala pa dito nagbebenta ng quail, hindi pa nila. Sa quail ka, wala. Ang dalawa lang ang market namin, sa Maynila at saka sa Lipa City. So yung mga papunta dyan, wala pang kwan. Ang ginawa ko, nung ako'y mag-quail, sabi ko sa hobby, pero sobra yung 1,000 itlog. So yung ginawa ko, sabi ko, hindi naman makakain lahat. Ang ginawa ko din ako sa malalapit na bayan, iniiwan ko lang. Hindi nila alam ibenta. Sabi ko, iwan ko lang sa inyo. Pag nabenta, bayaran nyo. Pag hindi. So madali sabi, marami doon, hindi na nabayaran. So inihinto ko, ang ginawa ko, nagdagdag ako ng production. Sabi ko, dali natin sa Maynila lahat. So sa Maynila namin dinadala. Hindi dumating yung mga pinagbibigyan ko lahat yan. Nung after 5 years, nabalik sa akin. Naghanap sila kasi ngayon. Parang nakikilala na ako. So that is the time. During that time, kumukuha lang ako ng sisiw kung saan. Sabihin natin 20 years ago yun. 20 years ago. Kasi ako ay 28 na. So ako ay nakatikim ng itlog ng pugo ay pag nabahay lang kami pumunta ng Maynila kasi sa bus. Ako ganun din. Siguro mga ano na ako nun, 9 years old, 10 years old na. So sabihin, talagang ang tagal na ni sir. So anong pangalan niyo mismo? Rodrigo Umali. Rodrigo. Sir Rodrigo Umali na nagko-quail farm. So sabi niya nga from ibang
ibang forte, talagang binalikan niya yung hilig niya, which is dun niya sa agriculture. And guys, kita niyo naman kung anong success na naidulot sa kanya. Ano kasi talaga yung hilig mo? Kasi tapos ano, kung ano yung hilig mo, yun yung gawin mo. Hindi pwedeng ipipilit mo kasi lang sa sarili. Kasi pamilya kami ng mga sundalo police at saka agriculture. Yan ang profession na aking mga kapatid, mga kapamilya. And then noon, wala pa dito, walang makuna na sisil. Oo nga sir. Sa kay Clan Beam. Ewan ko kung buhay pa kayo sa Clan Beam. Kay Clan Beam ako kumukuha. Parang narinig ko sir, narinig ko yun. Ngayon parang hindi na siya yung operation. Mm-hmm. At nakita ko ang mga incubator, wala akong makita na pwedeng gawing reference. Meron ako kasi ako'y nag-aaral pa sa Arneta, yun yung agricultural school. Mm-hmm. May subject kami niyan, farm structure. So tinuruan kami gumawa ng konting basic ng incubator. Pero wala akong makuha kasi walang gamit dito. Walang tray, walang anuman. Tapos, walang yung gusto kong magamit na yung computer box. Fully automated. Wala. Okay. Nakikita ko sa ibang hatchery, mga sasabungin. Mga ko lang, yung ganito lang. Ito. Oo, ito sir, itong incubator na ito. Sabi ko, kung magpuputas ako, ayoko niyan. Gusto ko yung up-to-date sa model. Okay. So meron naman akong anak. It happens naman na nasa Mapua. Kagagraduate lang. May mga kaklase daw na electronics engineer. Hindi ako natulong. Kung saan makakabili. Ang nangyari sa Hong Kong, importation. Hindi ka pwedeng bumili ng isa lang. Worth 50,000 agad. 20 unit. Pati mga heater, everything. So, sinaga ko yun. Nag-import ako ng materyales. Seryoso kayo talaga? Ibig sabihin, seryoso kayo. Kaya ginawa niyo yun. Nagbenta ako ng lupa sa Manila. Ang mga bahay namin sa subdivision. Mga lupa benta ko, binala ko dito. Grabe. Yeah. And then, wala rin akong makuha ang gagawa ng designer. Wala rin akong makakuha. So, ginawa ko yung electronics engineer. Wala naman bayad kasi bayaw ng aking inak. Sabi ko, tulungan mo na lang ako. I-explain ko sa kanya kung paano gagawin. And then, yung incubator na cabinet, sabi ko, ang gusto ko cabinet lang, hindi incubator room. Kasi abad siya nagsinabi sa mga laki yan. Sandali, excuse me. Sabi niya, Tito, dapat square kasi yung electrical. Sabi ko, hindi, kaya ko yan. Gawin, sabi ko. Ginawa ko, pumunta ako sa BPI. Yung mga kasama ko dati sa Batangas Parsitaria, sa Arneta. Mga graduate ng animal husbandry, graduate ng veterinary. Ginatagpuan ako. And then, binigyan nila ako ng pagtinggay sa idea. Pati sa bahay, sa Bureau of Animal Extinction, sa Chao. Ang head yan dati ay sa klase ko. Kasama ko sa Parsitaria. Binigyan niyo ako idea. Pero hindi ko gusto ng idea. Sabi ko, malaking gastos yan. Hindi ko kaya yan. Sabi ko, ang gusto ko, DIY lang. Okay. Ayan. So sabi niya, hindi ka namin kaya bigyan ng kwan. Bigyan ka lang namin ng idea. So ako nag-create ng akin na DIY. So, yan, yung design na yan, inupisahan ko sa maliit. And then, sabi ko, plywood lang. And then, yun niya, umanap ako ng materialis na ibig sabihin, hindi yung aluminium. Binasa ko yung libro, i-convert ko lang sa plywood. And then, i-convert ko sa fiberglass, mga incubator. Then, ako nag-fabricate ng mga tray. Kumuha ko isang welder. Until now, yun naman kung makita mo yung mga incubator. Galing nga pa kami sa incubator. Hindi yung hindi yung. Pero computer box ko, dati, yan ang pinaka-up-to-date. Until now naman. Nakakatuwa nga po kasi may nagmamonitor. So sabi ko, ano yung ginagawa ni ate doon? Nagmamonitor pala siya ng temperature. So pag daw medyo uminit, kailangan buksan para makasingaw and then sasarduhan ulit. Kasi kinonvert ko yung aming computer box ng human interference pa rin. Yung ibig sabihin, kapag fully automated, hinayaan mo kasi yung ating temperature ay napapalit. Apektado yan. Totoo po. Apektado pag nagpalit ng kwan. So ngayon, ayokong gumamit ng ibang mga equipment dahil mahirap bumalik yung puhunan. Kinakailang pang maglagay ako ng radiator o ganito. Sabi ko, pwede na. Maglagay lang tayo magmamonitor kahit babae lang yan. Tapos tayo, contact lang nila sa akin. Nilagyan ko lang ng CCTV kung nasa Maynila ako sabihin ko. Pagka medyo nagdududa ka, tawag mo lang sa akin. By phone, kaya ko ipaliwanag sa'yo kung anong gagawin mo. Tinerin ko yung tao. So, tinerin ko ng taong ganun. Sabi ko, kung tayo magkakadling, 100% yan. Pero, there's no such thing na 100% ang iyong incubator. It depends pa rin sa nag-tipisa. So, kasi, yung hatchability sa ibang lugar, hindi naman pwede hanapin dito dahil ito ay ibang climatic condition. Yun po yung factor eh. Factor talaga yung climate. Ang sinusunod ko, yung pa rin third year college ako na sa aming animal science, once na pumasok sa livestock, you must depend on science.
sa science ka magde-depend. Hindi sa kapitbahay, hindi sa ano pa man, sa science ka magde-depend. So yun ang ginamit ko. Everything and kahit sa KGS, sa parang structure namin libro ko yan kinukya. Ini-adapt ko lang dahil yun yung modular, yung bang hihugot, kinasaksa. Yung bang kinakasalan, sabi ko, hindi adaptable, mahal, mga aluminium. So, ini-adjust ko lang sa mga available materials natin. Pati yung building ko. Ang talino nyo siguro, ano? Hindi. Hindi naman matalino. Iba yung ano, yung may mauwido. Alam niyo po yung setang mauwido sa Tagalog? Pati yung painuman ko, from the chicken, ni-renovate ko, ini-adjust ko sa pugo. Yung size, everything, lahat, ini-adjust. Natuwang na ako, sobrang laki ng production area niyo. Hindi naman masyado, makikita tayo. More than 100, ito ay 60. Sobrang laki. Marami pa rin malalaki, hindi naman ako ang pinakamalaki. Opo, pero sabihin natin, dito sa atin sa Batangas, eh kayo na. Sa pagkakaalam ko. Kasi hanggang sa ang mga kaibigan ko, nakikiusap na kumuha ng sisi. Nasabi ko, ganito, hindi proven kasi pumunta ako sa bahay, wala naman silang maibigay. Kasi until now, hindi pa yan isang industry sa Pilipinas. Ang sabihin, industry yan pero hindi pa recognize. Hindi tulad ng mga cattle industry, poultry industry, talagang recognize yan. May makukuha ka ng brochure. May makukuha kang mga standard procedure. Kung paano. Dito, at your own, bahala ka na. Kahit hanggang ngayon po eh, ano? Hanggang ngayon. Imagine nyo, sa 20 years na kayo sa business, so yung mga baguhan, hanggang ngayon wala pa rin silang masundan eh. Nabi natin yung compete mail, sabi ko sa kanya, uutang ako ng pero sa'yo kasi ako yung mag-inigo. So sabi niya, mag-poultry ka na, hindi gati kasi singiling. Anong mapapala mo sa pugo? Magkano lang yan? During that time, 65 centavos, ang feed noon ay 700 pesos. Wala kang mapapala dyan, mag-poultry ka. Sabi ko, ayoko. Kasi hindi ako kasi niyayaman nyo. Ang lakas ng competition dyan sa poultry. At saka laki po ng puhunan sa poultry? Malaki rin sa pugo, pero ang kuhan yung competition. Ang lalaki ng kalaban mo. Opo. Ikaw ang nagsabi sa Batangas kami ang pinakamalaki. Pero kung ako'y poultry, baka ako ang pinakamalit. So, doon ko dinipend ang aking pananaw. Kapag ako'y nakatayo, ibig sabihin kaya ko ang aking kakompetisyon ako. Dahil pare-parehas lang kaming maliit. Pare-parehas lang kaming walang pitmill. Di ba? Tama. Eh, malalaking poultry. Yan ako nang galing. Bago ka kumita ng malaki, dapat at least bulyon kayo sa pugo. May konti kang bulyon. Totoo. Yun ang pinagsimulan. And then, yun nga, nagkala ko, nakiusap ang mga kakilala ko na ganito, makakuha ng sisiw. Sabi ko lang sa kanila, at your own risk. Yung kumukopia ng mga cages ko, ng style, sabi ko, at your own risk. Hindi ko pinatented yan, kasi nga pa sarili ko lang yan, design. Everything, lahat ay pansarili ko. Pero sa akin gumagana yan dahil sabi ko, from scratch, from zero. Okay. Lahat ng facilities ko dito, pati lupa, hindi ako nabili sa pugo. Kasi dati namimili ako ng itlog doon. So, pakinuha ang puhunan ko, namimili ng itlog. So, 20 years, never heard. Hindi naman ako nagpapakilala ng Hatchery. Maraming nagbebenta dito. Hindi ko naman sinasabi na ako ni Hatchery sa akin lang. Hanggang sa yung mga kaibigan ko, yun ang nagsabi. Hanggang sa mga yung kamag-anak namin sa Cebu, i-introduce kami. Hindi naman kami ganun kakilala, kaya lang kumalat yung aming market. Kumalat hanggang Cebu, hanggang Mindanao, hanggang Lawas. May dealer din kami sa Nueva Ecija. Dalawa sa Laguna, meron din. Ang aming mostly deliver namin, dito lang sa malalapit, ito siyempre yung mga, ang retail namin yung mga 5,000 na sa mga nakikiusap. Pero mostly kami dealership. Ang kumukuha sa amin, nung aming booking, nakabook na sa aming mga dealer. Diba yung some deliver namin, katulad doon, 260,000 every month. Yung isa naman ay 30,000 every 2 weeks. Mostly ganun ang aming booking dyan. So talagang hindi na kayo nag-iisip kung sino kukuha kasi ang problema nyo naman is kung ilan ang mapipisa. Ang problema namin, yung dealer namin, dahil kumisan, katulad kanina, hindi namin makuha yung kanilang volume. Kulang. Kulang. Dahil sabi ko sa kanila, hindi naman ako ganun kalaki dahil ako na edad na ayaw na ako. May sarili rin negosyo na ako. Sabi ko, hindi ko kaya yung volume unless na magbigay kayo sa akin ng advance na next year sila kayo magpapalaki. Sabi ko, yan lang talaga ang volume ko. Paano ko pang bawasan? Dahil nahirapan ako mag-manage. Paano ko pang bawasan? Sabi ko.
Hindi ko, sabi ko ako eh, may edad na. Nakailang libo kayo sa isang buwan? 200,000. Magdan. Imagine 200,000, kinukulang pa. So ano pa yung ibang maliliit? Sa totoo sir, nag-aagawan sila ngayon sa pugo. Sa ang taas ng presyo ng itlog. Magdan ang benta niyo? Ako sir, yung sa amin, 160 to 175. Deliver mo? Ano sir, deliver and pick up. Pick up. Hindi ako nag-deliver, pick up dito. Kasi yun po sa akin, yung City Mart, kung alam yung City Mart sa Batangas. Medyo ano lang kasi galing dito, City Mart. Galing ano nangyari? Ang pangalan ni City Mart, may kasamang mga taga, sino kasama mga foreigner? Ah, so dito sila nagpunta ng makaraan. Taga-Ecuador. Oo, yung taga-Ecuador po. Ah, kasi nakaschedule sila sa akin. Pupunta sila kaso, hindi sila tumuloy. Dito pala sila nagpunta. Okay. And then yung maraming foreigner na customer kami. Meron pa nga ba si British, ang tawag ko si British, maraming kami mga foreigner na customer. Inuulukan nga nila kung magkuhan, mag-partner sa kanya, sabi ko hindi ko na kailangan. Kung way back, kung 50 years old ako, pwede siya. Ilan pa na ba ngayon? 65. Hindi halaga. Hindi masyadong hindi na kayo masyadong na-stress. Kaya sabi ko, ayoko na, hindi ko na ako. Marami rin dati, sumotion ako sa treadmill. Dati nag-i-doon ako ng treadmill. Until na ma-dealer ako ng isang treadmill. Ay, ano sir, ano yung maipapayo nyo dun sa mga baguhan ngayon na gustong sumubok ng quail farming? Anong masasabi nyo? Marami akong masasabi, pero ang sasabihin ko lang, yung pinaka-major, pinaka-importante sa lahat. Huwag kayong papasok sa livestock, anything, quail man o ano, kung hindi nyo pati. Ang number two, kung wala kayong oras, huwag hindi kayong papasok. And then, ang number three, kung wala kang time, huwag kang papasok. Hindi mo kinakailangan magaling ang maging agriculturist para po magpugo ka. Ang kinakailangan mo ay yung ano ba talaga ang interest mo. Gaano ka ka-interesado na i-pursue ngayong business. Dahil ako nagsimula sa 1,000 hectares na pugo. Ako ang gumagawa ng building ko, ako ang gumawa lahat ng incubator ko. Pinalaki ko lang yan, diyan ko lang kinuha. Ako nag-deliver everything lahat. So, diyan ko. Within 20 years, so mahabang panahon. Mahabang panahon. Ito naman natin sir, yung success sa loob ng 20 years. Talagang, ayun guys, kung gusto nyo mag-alaga, mag-quail farm, huwag kayong susubo kung wala kayong oras. Wala kayong passion. Kasi kailangan nyo talagang paglaanan ng oras, tuturan itong pag-quail farm. Kasi medyo masailan sir talaga, aminin natin, ang mga pugo. Lahat dito nang naabutan kong may puguan, naabutan ko at yung nagtayo, bihira ang nag-survive. Kasi sumaya lang sila sa kapitbahay. Katulad yan, mahalang itlog. Sabi, magpupugo kami, mahalang itlog. Yun rin yung sinasabi ko sa kanila na huwag kayong sasabay sa Agos kasi hindi nyo alam. Sa una kasing buwan, iitlog yan, ang saya mo, umitlog. Kaso pa dalawang buwan, pag may ka-problema na yung pugo mo, hindi mo alam po ano gagawin mo. Hanggang sa mamamatay na yun. Okay, yung pangalawa, masasabi ko, so mag-start. Pag-alaman nyo muna ang karakteristik ng pugo. Anong ayaw ng pugo? Anong predator ng pugo? Anong ugali ng pugo? Yun muna ang pag-aralan nila. Kasi mostly, hindi naman nila napapag-aralan po ng pugo. Narinig lang nila, malakas ang kitaan. Oo, pero yung pugo, may ugali yan, may characteristics yan. From sa natural habitat niya, dapat pag-aralan niya. Tingnan muna nila kung anong ugali ng pugo. And from that point, tuturo ka mo. Ang pugo mismo, magtuturo sa'yo kung anong dapat mong gawin. Tama. Dami natin matuturuan dito, sir. So, kami follower mo, sa totoo, kami follower mo. Kasi mostly siya nagbablog, pinapalo namin. Yun nga sabi ko, never stop learning. Matanda ako, mahaba experience ko, pero I can learn also, katulad sa inyo. Kaya siguro, tumatagal yung business namin, pinupulot ko rin yung... Kung ano yung mga nagiging problema ng ibang farm na i-apply. Kasi meron ka naging experience na hindi ko naging experience. So yun yung kailangan ko pa rin. You cannot depend na tayo expert, tayo ganito. Walang, there's no such thing na ikaw expert. Kasi tama, yung practice makes perfect. Practicing mo ang business mo, doon ka pala masasabing perfect. No, walang perfect pag sa akin. You can call yourself as an specialist. But perfect, wala sa lahat.
No such thing perfect, as perfect. Eh. Wala. Perfect. Walang perfect. Yung napakaganda nun, guys, sabi ni Sir, dapat matuto tayo sa experience ng iba. Kaya ganun, lagi tayong ganun, patuloy natin i-share kung ano yung nararanasan natin sa farm. And si Sir, kung ano yung mga nararanasan niya, so na ikukwento niya sa atin ngayon, so talagang, in terms of success, hindi na natin may kakaila na andun na si Sir sa success. Pero sabi niya nga, ang learning ay hindi natatapos. So, matututo at matututo ka sa mga pinagdadaanan rin ng iba. Tama, Sir, no? Yes, tulad kayo, bakit lagi ako nanonood ng vlog mo? Namumulot pa rin ako. Nung hindi ko naranasan, kasi meron ka binablog na beyond my experience, may natututunan din. So, yun lang ang tangay kong sasabi na huwag nating i-consider ang ating sarili na expert or perfect. Just never stop learning. Ayun guys, so ito yung ating short interview kay Sir Rodrigo Umali. So, Sir, thank you po sa pagtanggap namin. Pagtanggap ninyo dito sa amin sa inyong napakalaking farm. Napakalaki ng farm ni Sir. So talagang, Sir, sa totoo lang, nung nakapasok ako sa production, amazed ako. Gusto nakita ko yung hatchery. Kasi first time kong talagang makita personal ng ganun kalaking hatchery. Ganyan lang yung nakita ko. Yung mga ganyan na papisaan ng season. Pero, Sir, iba talaga. Iba yung pakaramdam ko yun. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Nakakita ko. Sabi ko, ito pala yung resulta ng 20 years na talagang pagsasaga. Nung nagtuturo ako sa agriculture, maraming tumuko sa akin na maging speaker sa mga seminar. At naging president ako. Nagkaroon dito ng association during that time. Ako ang natay yung presidente ng Quail, Southern Tagalog Quail, ng association during the time ng Pinyol. Ngayon, sabi niya, opera ka namin, papuntahin ka namin sa Japan, i-research mo, Quail. Sabi ko, hindi ako, wala na akong balak magpa sa government o magpa ng ganyan. Ako, sabi niya, di tulungan mo yung Quail industry. Sabi ko, tutulungan ko. Okay, sa seminar lahat, yung naranasan ko lang. I cannot promise na perfect yung aking naranasan. Wala kang babayaran sa akin. Pamasahe, kurudo lang ng aking sasakyan. Free, PF. At maghahatak pa ako ng aking mga kasamang. Kasi kami may talagang regular retainer na veterinary. Kasi sa hatchery, hindi naman pwedeng wala kang veterinary yung sarili. Kasi siya, paper mo na yung mga permit. Tama po. Yung mga probet, yung mga blood chain. Kada deliver, dapat pirmahan ng vet yan. So, dapat may sarili kundi. So, hinahatak ko pa yung vet pagka ako ay may seminar. Katulad nun, may mga students na nagtitesis. Kumisa naman, may katulad sa lipa dati. May activities, ipopromote ang agriculture, yung mga nagpa-project. So, hindi ako papabayad sa aking mga seminar. Ang sabi ko lang sa kanila, hindi ko naman kinakailangan na exposure dahil ito ay passion ko. I do not need exposure. I do not need na ako i-advertise nyo. Kaya kami hindi masyadong kilala sa ibang industry. Sabi ko, hindi ko kailangan yan. Dahil ito ay ginagawa ko dahil masaya lang ako. Passion ako. Kasi sabi ko, saka tayo ang gumatanda na ako. Ano bang hinahanap ko? Ang anak ko may sariling business. Ang anak ko, wala may sarili. Iba talaga pag-passion. Ako lang to dahil masaya ako. Iba talaga pag-passion. Ako sir, kasi nag-start talaga ako mag-vlog a year ago, patas tinigil ko. Tapos madaming nag-chat na may mga problema. Sabi ko, itutuloy ko ba yung pagbablog? So ngayon, itinuloy ko yung pagbablog. Nakakatulong ka. Talagang dumagsa naman yung nagko-comment. Ang dami nag-PPM po sa akin. Sabi ko, tutulungan ko kayo sa abot ng mga kasi. Talagang sinishare ko lang din naman po yung ano. Sabi ko, ito, gusto ko po kasi maging teacher dati. Hindi ko nagawa. Kaya sabi ko, baka ito na yung ano. Dito pala ako sa vlogging na educational. And sir, ang ano ko. And sir, tutulong tayo hanggat kaya. So, ayun guys. Si Sir Rodrigo Umali talagang pinaunlakan tayo. So, thank you sir. Thank you po. Salamat sa inyong tiwala. Guys, kung kailangan nyo ng quails, nagsusupply sila. DOC nagsusupply sila nga lang per booking to kasi sobrang laki na nung sinusupply sa kanila. Sinusupply nila, ang lakas na ng demand. So, hindi na lahat ay mabibigyan. So, alam nyo yan kapag sobrang lakas. Ang lakas din ng quail farming ngayon.